Ngayon mga kaibon ay pag-usapan po natin ano ba ang magandang nutrisyon na dapat po alagaan po na mga magsisimula sa pag-alaga po ng labbird. Yung tinatawag natin na mga budget meal, ano-ano bang ma-nutrisyon yun? At suswak po sa ating mga budget. At the same time, hindi pa po gaano kahirap i-breed. So kung gusto mo yan malaman, so tara, samahan mo ako. Ano ba ang magandang nutrisyon na dapat po alagaan po na magsisimula sa pag-alaga po ng labbird? Meron po tayong apat na pinaghanda dito na swak alagaan po ng mga newbie. Simula muna po tayo sa pag-alaga po ng mga normal pitchers. Gaya po ng mga green series or kilala po sa redback. Kasi yung mga green series kahit kailan hindi po nalalaos. Pwede po natin gamitin sila pang-upgrade po sa mga upline para po tayo ay makapag-produce po ng mga high mutation. Ano naman ang main purpose natin bakit tayo dito magsisimula? Ang main purpose natin mga kaibon ay kumbaga magsanay muna po tayo alagaan sila. Alamin muna po natin kung paano sila paramihin. Once alam nyo na mga kaibon kung paano sila alagaan at paramihin, tsaka po tayo mag-transfer sa mga high mutation. Kasi kung magsisimula ka po sa mga high mutation gaya po ng mga red factor or male palo, nabili nyo po yung ibon nyo sa alaga po ng 10,000 pataas, baka po mamatayan ka, masakit po yun sa bulsa. Kung nagsimula ka po sa mga normal pitchers, nabili mo po yung pares mo sa halaga po ng 1,500, mamatayan ka man, hindi po gaano masakit sa bulsa at sa sarili. Baka po ito pa yung maging dahilan para po tumigil ka sa pag-alaga po ng ibon. Sa amin po ay isineshare po namin yung amin mga karanasan or ina-advise po namin sa mga magsisimula pa lang sa pag-alaga po ng ibon na piliin yung mga normal pitchers. Para sa gayon ay matuto muna po siya doon sa pag-alaga po ng mga normal bago siya mag-transfer or mag-upgrade ng mga high mutation. Marami naman mga kaibon na pagpipili ang mutation sa mga normal pitchers. Gaya po ng mga green, blue, bayou, parblue pitchers. Pero po sa akin yung the best mutation na dapat po natin piliin yung mga green series or yung mga redback. Kasi mga kaibon, yun po yung maganda sa paningin po natin at hindi po yun nalalaos. Ang pangalawa natin mga kaibon ay normal personata. Pwede po kayong mag-alaga po ng mga green personata, blue perso, mauvi at parblue. So dito po, dahil sa normal po sila, mabilis po sila alagaan at mabilis po ito dumami. At hindi rin po ito gaano sakitin. Hindi po gaya po ng mga high mutation na kailangan po natin alagaan sila para po hindi mamatay. Tin po natin yung kalusugan nila para po mabuhay lang po sila. Dahil sa normal naman sila mga kaibon ay hindi gaano ito alagain. Dito po sa mga normal pitchers at personata, makakabili po tayo ng pares sa halaga po ng 1,500. Disclaimer rin pala mga kaibon, depende po yon doon po sa seller o sa nagbibinta ng ibon. Kasi meron po mga lugar na mataas po yung value ng ibon. Ang pangatlo mga kaibon ay pwede po tayo magsimula sa mga normal rosy collies or kilala po sa ABS 1. Kaya po na mga green pitch face, blue pitch face, albino at lutino. Pwede natin to piliin para po matuto tayo at magsanay muna. Ang pangapat naman mga kaibon ay ABS 1 na upaline, green upa or blue upa. So, sa matagal na po sa larangan ng pag-iibon, kilala po itong ABS 1 na magaling po bumuhay ng kanilang mga anak. Karamihan nga po, ito po yung ginagawang foster parent ng mga high mutation. Kasi po, yung mga ABS 1 po ay malalaki po yung size kumpara po sa mga eye-ring. Dahil sa malaki po yung size nila at magaling po bumuhay, ito po yung parating kinukuha na foster parent ng mga high mutation. Ngayon naman mga kaibon, ay alamin naman natin yung advantage and disadvantage sa pag-alaga po nito. Una natin dyan ay mabilis po sila paramihin. At hindi po sila gaano sakitin. At hindi po natin sila kailangan bigyan ng sapat na panahon. Kasi once na pares naman po yung ibon mo, kusa rin po yan na itlog at dadami po. Hindi po gaya po ng mga high mutation na kailangan po natin ma-maintain yung kalusugan nila. At kailangan natin ibigay yung mga naakma na maintenance po nila. Pangalawa naman mga kaibon ay hindi po gaano mahal ang pares. At abot kaya ng mga bulsa po natin. Kumbaga mga kaibon, dito muna po natin pag-aaralan po sila. At dito muna po tayo magsasanay kung ano yung mga pinapakain sa kanila at ano ba yung mga vitamins na pwede po ibigay sa kanila. So sa tulong nito ay magiging aware po tayo kung paano sila paramihin ng maayos. Kasi halos the same lang naman po yung pag-alaga po ng mga normal
at high motition. Yung pagkakaiba lang po doon, masisilan po yung mga high motion. Dito po sa mga normal motion ay hindi gaano masilan. Once na mamatayan ka sa high motion, nakakasama yun ng loob. Dito naman sa mga normal motion, mamatayan ka man o makawala man, okay lang. Kumbaga, hindi naman po gaano mataas yung value. Sa mga nakikita ko po sa page, sa mga group po ng mga African lovebird, meron po mga nakakawala ng mga high motion. So, ipinopost nila yung kanilang picture. At naglalagay po sila ng reward para makabalik lang yung kanilang ibon. Ganon kahalaga yung ibon sa kanya. At handa po siya magbigay po ng reward. Kung ikaw man po ay mawala ng normal motion, okay lang po sa'yo na mawala yun. Kasi makakakuha ka pa rin at hindi po yun masakit sa kalooban. Ngayon ay dumako naman po tayo sa disadvantage. So ano ba yung disadvantage sa pag-alaga po ng mga normal motion? Una-unang disadvantage po natin dyan ay mababa po ang value. Dahil sa normal mutation po sila, mababa po ang bintana nito sa local market. So okay lang po yun kasi nabili mo man po yung ibon mo sa murang halaga. So may bibinta mo rin yung ibon mo sa murang halaga. Pangalawa naman ay mababa po ang demand. Hindi po gaya po ng mga high mutation na in demand, pumukulang ang supply. So yun mga kaibon, dito na natin din natapos yung video natin. At disclaimer rin po, depende pa rin po yun sa inyo kasi kayo po yung mag-alaga, hindi naman po ako. Kung magsisimula po kayo sa mga high motivation, okay rin naman po kasi nasa sa inyo po yan. Sa akin lang naman po ay may bahagi ko po yung karanasan ko at yung mga na-advise na rin po ng mga kapwa breeder po natin.